Ay, you guys, ayan, tutumbukin ko na. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Paghapon kasi, nung duman ako dito sa Emerson border, no? Unang tanong pa lang sa akin ng border officer kung nag-video ako. Yun, pinapasok nila ako sa loob at sinabi nila sa akin na mayroon daw akong federal offense. Ano man nung pinapaliwanag ko sa kanila, hindi ko naman iniisip na may nagsumbong sa akin o ano mo na mga haters ko ano diyan. Hello you guys, good morning. Ang current location natin is nandito tayo ngayon sa Pembina, North Dakota, dito sa meat inspection, no? Nagpapa-meat inspection ako. At gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin kagapon sa may border. Na-pull over ako doon dyan sa mismong American border yung pagpasok ko. Inspection ako. Ito is hindi sa pagkain, wala naman in-inspection ako dahil sa pagbablog ko ba yung minsan kasi nagre-record ako ng video sa may border, sinabihan nila ako na it's a federal offense nga, bawal yon, which is inexplain sa akin lahat, hindi tayo pwedeng mag-video doon sa may boat na nakaharap yung officer at saka yung sa x-ray nila, hindi rin po pwede ron, at saka doon sa loob ng opisina kung saan minsan tinatawag tayo ron pagka ini-inspection ng trailer natin sa loading dock, yun, hindi pwede sa loob na yun. At chinik na, sabi nila sa akin, chinik down nila o nakita daw nila sa mga video vlog ko na may mga meron akong mga video na nagkakanda ko, nagre-record ako ng mga video doon sa border, which is sabi nila sa akin it's a federal offense, sabi niya ganoon sa akin. Actually yung officer mabait pa nga sa akin, binigyan lang niya ako ng warning na wag na wag mo nang gagawin ulit yan kasi kapag ginawa mo is lahat ng mga anuman naka-install dyan sa sasakyan mo, sa truck mo, mga camera, is kukumpiskahin namin at ayun, tapos gagawa ng report, decide kung anong gagawin or anuman, kung mauulit pang muli, sabi sa akin. Chinik naman yung aking YouTube channel, mga kaibigan, sabi ko, sabi nila sa akin, nakikita namin na it's only YouTube, sabi niya. Hindi ka naman nagpro-provide ng intel sa kung kani-kanino, sabi sa akin. Pero kapag napanood naman nila yan, at least napanood ng mga masasamang tao, di mayroon na silang idea, sabi nila sa akin. Sabi ko naman, sinagot ko lang sila ng ng simple at saka quick. Yung bang, kung ano yung tinanong nila sa akin, yun sinagot ko. Hindi ko dinideny yung mga ginagawa ko sa kanila, na yung pagbibideo ko kasi nagbablog nga ako. Sabi ko, I did not deny that, sir. I do that, sabi ko. Eh syempre, makakapag-deny ka pa ba, nandun na sa YouTube, no? Nakikita lang nga nila sa YouTube eh. Sabi ko, I'm only recording about my life being a truck driver, sabi ko sa akin. Sabi niya sa akin eh, oh, pero may mga certain areas na hindi ka pwedeng mag-conduct ng video, especially dito sa border dyan sa may boat nila kung saan papasok ka sa may entrance mismo, yung immigration yan eh, yung entrance sa border, tapos yung makikita yung mga officer na hindi sila they don't know, bawal yon, sabi niya sa akin. Ulitin, x-ray doon sa may x-ray, hindi rin po pwede yon. Tapos dito sa loob ng opisina namin, hindi ka rin po pwede rito na mag-video.
Sabi, hindi ka pwede. Pagkatapos dito, matapos ka dito, paglagpas mo kahit na paglagpas mo lang diyan kahit hindi ka pa nakakalabas ng ano, ng ano, yung parang may gate din kasi dito sa Emerson eh. Dito tayo sa Emerson, guys, ha, na ano kaga na kagabi na nasa kote dito. Dito tayo pinara o dito tayo pinag-report ng mga pulis diyan. Apat nga yung ano eh. Apat nga yung pulis na pumunta sa truck ko at kinausap ako eh. Sabi niya sa akin noon, nung kahapon, bago namin pasukin kasi pinasok nila to. Ang dami yung kalat-kalat niya. Hindi na nga nila inayos lahat eh. Inayos ko na lang eh. It's okay. Kalat-kalat. Tinanong niya lang ako. Simple lang ang tanong nila sa akin. Sabi, anong meron ka sa loob? I-declare mo na hanggat na hindi pa kami nakakapasok dyan. Sabi sa akin. Sabi ko, only food. Sabi kong ganun-ganun sa kanya. Sabi sa akin, may drugs weapon? Siyempre yun naman ang usual. Alcohol? Siyempre, no. Yun lang naman eh, ang sagot ko. Kung ano yung tinanong nila, is or no ka lang din naman eh. May mga naka-install bang camera sa loob? Sabi sa akin. Wala, sabi ko. Ganyan. Yun lang ang sinabi ko. Tapos ang sabi ko sa kanila, hindi ko naman i-deny lahat yan, sabi ko. Actually, hindi ko naman talaga ma-deny talaga yan. Kasi nakita na nga nila eh. No? Kaya naman binigyan pa rin nila, binigyan din nila ako ng mga papeles dito ng mga pagkain. Siguro naman na sa ating lahat, no, alam na yung mga ibang mga ano, yung mga ibang nagko-cross border. Pero actually usually halos itong mga ito hindi lang apply dito sa isang border eh. Malamang kahit nandun naman kayo sa ibang bansa, sa ibang lugar, let's say na sa Philippines kayo, pupunta kayo ng Amerika, kasi di ba Canada to Amerika, kung ano yung bawal na nandito, ganun din yung sa ibang port of entry, kahit nasa airport man kayo. Ito, land entry to eh. So, halos parehas lang din. Fresh fruits and veggies, rice and nuts, mahaba-haba to, herbal medicine tea, meat and animal product, US custom and border protection niya yun, guys. Nandyan yung mga bawal. Hindi ko na ito babasahin sa inyo. Anyway, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. So, sabi sa akin ni Sir Officer, hindi ko nababanggitin pero nakita ko yung ano nila. Sabi sa akin ng officer na po, pwede kang mag-video kahit na bago ka umiksit dito kasi may papel na binibigay ng maliit tapos isisiksik mo dun sa exit booth dyan sa may ano, sa may border, tapos tataas na yung nilang parang ganon yung kahoy na gate na ganon doon, pwede, wag lang dito, sabi sa akin. So susunod na makita pa namin ulit kasi siyempre naka red flag na tayo sa border, no, makikita pa namin ulit na ganyan, na mayroon kang video o vlog dito sa ano. Sabi sa akin ng officer, pagmumultahin ka namin at magkakaroon ka na ng kaso, sabi sa akin. So, siyempre, sabi ko naman, yes sir, sabi ko. Pero hindi naman nila tinototaling sinabing, huwag ka na mag-vlog. Kasi it's my right na mag-vlog. Nasa akin na yun, kung mag-vlog ako. Siyempre, kailangan mo lang sumunod sa rules at o batas, kung ano man yung gusto nila. Yun yung point doon. Tapos kaganina, siyempre may mga kaibigan din naman natin, inanong ko sila, siya, tinawagan ko, sinabi ko yung situation ko, sabi ko, na pahinto ko dito sa ano, sa border. Sinare ko rin siyempre, gusto ko lang din naman masabi. Hindi ko napapangalanan yung kausap ko. Yun, nag-usap-usap kami, which is yun naman talaga ang policy. Siyempre nagbablog tayo hanggat di tayo na pagsasabihan, di tayo humihinto. Ganun lang naman, tina-turn on lang yung camera. But anyway, yun nga, sinabi sa akin na baka mayroon daw akong ano, ito baka lang ha, baka mayroon daw heaters na nag-chuchu sa akin, nagbigay ng idea sa mga officer dyan. Specifically na ano, na para magkaroon ng idea, check ako para pagka dumaan ako diyan haharangin nila ako, sasabihan nila ako. Sabi ko naman, hindi naman siguro, sabi ko, kasi siyempre malay mo baka yung mga officer diyan sa ano,
dyan in, nag-YouTube din talaga, sabi. Pero, actually, kung meron man na magsumbong sa atin, sabi ko, it's okay lang. Ako, karapatan nila yon na magsabi. Kasi nakikita nila na, na mali siguro yung ginagawa ko. Sa palagay nila siguro, eh, mas magaganda yung mga content nila. O, hindi, kung hindi man sila vlogger, baka mas yung mga ginagawa ko is baka mas mahusay silang gumawa. Kumbaga, hindi sila masyadong perfectionist. Kumbaga, sila is perfectionist. Yun ang ibig kong sabihin. Pero, sabi ko naman eh, hindi na bago sa isang nagbablog yung magkaroon ka ng haters, no? Nandun na yun eh. Pero, ang tanging masasabi ko, hindi ako nagpapa-apekto sa mga taong mga, siyempre, ganyang mga hindi kanila gusto. You know, kasi may mga tao talagang kahit wala kang ginawa is hindi ka talaga nila gusto. Kahit na ako minsan ang bait naman ng tao, parang meron din akong feeling na parang ayoko sa kanya. Yung papa, honest lang, parang hindi ko siya talaga gusto ganun. Pero hindi ko pinapakitaan ng hindi maganda. I just don't like that guy. Parang gano'n lang. Kahit wala naman siyang ginagawa sa akin, ganyan. O di lalo na yung may ginagawa sa akin, hindi maganda, di. Magiging ayaw mo talaga sa kanya. But anyway, yun, ini-explain ko lang. At syempre, ina-narrow down lang, ano, kung sino yung mga haters natin, no. Hindi mo magiging haters yung taga-ibang bansa. Let's say, yung mga viewers natin sa Saudi, Philippines at anywhere else in the world, except yung mga magiging haters mo is my class 1 Canadian driver or US driver na mga kababayang Pilipino rin lang, kung saan sila yung dumadaan sa border na yan at marunong sa salita mo, yung bang naiintindihan mga sinasabi mo, kasi siyempre Pilipino eh, ang salita natin eh. So, sila lang yung magiging haters mo. Yung mga my class 1 lang. Hindi mo magiging haters yung mga, sabihin natin, Saudi, sa 30 years nang nag-drive sa Saudi, na nasa Saudi ngayon, na walang class 1. Kasi kung babatasin ka nila, bakit ganyan ka mag-drive? Let's say, nagbabaking ka, no? Tapos, baba ka ng baba kasi chinichick mo sa likod. Tapos, may nagsabi, nag-comment doon. Ang hina mo palang mag-backing. Ilang taon ka na bang nag-drive sa Canada na gano'n na mga... Huwag yung pagpapapansinin yung mga nagbabatas na taga-ibang lugar. Kasi alam mo, iisa lang ang tanong mo sa kanila, do you have a class 1? Kasi kapag mayroon kang class 1, noong nag-undergo ka ng training pa lang, sa school training pa lang, nagbayad ka ng gano'n lang ang bayad ngayon, almost 10,000. Kapag ka, ano... sasabihin mo lang gano'n, meron kang class 1, nakapasa ka ba ng road test? Kung wala siyang masasabi yon, kung wala siyang class 1, hindi na siya, wala na. Kasi iba yung rules ng driving sa dito sa Amerika at US kaysa sa iba sa kanila. So kung mayroon silang rules doon na kapag umatras na hindi nila chinecheck yung blind spot nila, di ba hala sila dito sa atin sa Canada, in order for you to get safety and back the proper way, kung hindi mo sigurado yung blind spot mo na inaatrasan, bumaba ka ay tignan mo. Kasi walang masama yun eh. Ang maging masama, kung may na-hit ka doon, akala mo siguro hindi ka magbabayad, lalo pag owner operator, cargo mo lahat yan. Cargoin mo yung truck o sasakyan ng salgo na nabangga mo, damage ng trailer, yan, ang daming magiging problema yan. So anyway, yun, ganyan lang naman kami na nag-usap kami tungkol nga baka may haters din ako. Sabi ko, okay lang yung haters, sabi ko. Talagang hindi mawawala sa isang nagbablog yan. Alam ko, ako, isa rin akong nagbablog, pero hindi lang ako yung may haters. Pero, hindi ko yan guys ha, hindi ko iniisip yan na may hater, dahil sa haters, kaya ako na ano dyan sa lugar na yan. Kaya naman yun nga, ito marami nang darating dito.
Kaya nga naman isinishare ko lang sa inyo, yan, nung nagtanong sa akin, sinagot ko lang, hindi ko din deny, federal offense nga yung ganun. At saka siyempre, safety rin ng officer, ang sinabi ni yung officer na ano, safety. Kaya susunod, wag ko na daw gagawin. Ayan, kanina nga, kalat-kalat nga dito sa loob nung binuks, yung ginano eh. So, siyempre, hindi ko na lang pinansin, siyempre, karapatan nila yun. Inspection nilang lahat-lahat itong sa loob ng truck, siyempre, tinignan nila lahat. Pagkain ko, dineclare, yun lang naman yung usual eh. Pagkain, at saka, yung iba pa, weapons, alcohol, and drugs, siyempre, nandiyan na sila. Ang laking tao nga yung lumapit sa akin kanina nung pinabacking nila ako sa loading dock eh, ang tatangkad nila eh. Siyempre, wala naman akong itatago sa kanila, kundi dineclare ko sa kanila. Wala sila makikita dito sa loob ng truck ko. Puro ko pagkain, dumbbell, tsaka yung mga whey protein ko dyan para sa muscle, yun lang yun. Pero, yun nga, ang ibig ko sabihin is, ititigil ko yung pagkakandak ng mga video doon sa spot kung saan sinabi ng officer. Yun, nung pinapasok nga nila ako doon sa opisina, guys, meron pang, investigation room doon sa may, gilid, sa may kanan. Oh, pinaupo nila ako doon. Oh, at pagkatapos doon tinanong nila sa akin doon sa investigation room, malit na room. Pumasok na ako, pinapasok nila ako doon. Parang investigation room yata 'yon. Ayun, siyempre tinanong niya sa akin, tinatanggal ko ano man ang laman ng bulsa ko, wala naman laman. Wallet ko lang ang dala ko kasi cellphone ko dati, sabi niya, iwan mo diyan sa loob. Wallet, binuksan nila, chinik lang nilang wallet. Wala naman makikita sa wallet kung malaking halaga o anumang nakaipit na droga dyan. Tinignan lang naman nila. Wala naman. Yan. Kaya ganun. Para sa mga sa mga kasama nating nagbablog, continue lang ang pagbablog. Sige lang. Kahit may mga haters tayo, nandun na yun. Alam nyo ba guys, ang pagbablog, yung magsalita ka sa camera na ganito, na parang normal kang nagsasalita, is talent yan. Hindi kasi lahat ng tao pwedeng makapagsalita sa harap ng camera na dire-diretso, na hindi nahihiya. Karamihan kasi sa mga ibang kasama, mga tao din talaga nahihiya, which is yun talaga ang kailangan mong yan, meron ka confident sa sarili mo pag nagbablog ka. Kasi yung pananalita mo dapat hindi ka nahihiya sa pananalita mo. Lahat ng tao pwede mag-vlog, yes, pero yung fact na yung katotohanan is yung paano ka magsalita sa camera, yung hindi ka ba na yung bang parang na i-stone, yung natitigilan, yung pag nag parang normal lang na nagsasalita ka, na may kausap ka ganyan, nagsasalita, pero kapag nandyan na yung camera, halos hindi mo na alam, hindi ka na makapagsalita kasi parang nawawala yung mga iniisip mo. Yung talent yan, guys. Ganyan din naman yung mga artista, kala nyo. At saka lahat naman, guys, na nagsisimula nung mga bago-bago pa lang, hindi naman magiging mahusay na vlogger na tulad ng mga sikat na vlogger na right on the spot no? Na magaling na talaga silang magsalita sa harapan ng camera. At saka, ang masasabi ko rin lang, hindi naman nakukuha yun sa magandang lalaki o magandang babae ang pagbablog. Mayroon nga akong sinusundan ding okay, hindi naman siya kagwapuhan no? Pero ang dami niyang million-million ng kanyang followers, tapos may girlfriend pang ang ganda. Oh, dahil siguro sa rin niya, approaching niya at saka sa pananalita niya sa camera. Yun lang naman yun kasi sa pananalita lang din naman yan Kailangan dun sa pananalita, dun mo pa lang din mayaano yung boses mo sa tao para makakuha ka ng viewers. Hindi nakukuha sa gwapo, maganda. Wala yan, yung lakas ng loob, yung confident mo sa loob ng sarili mo na magsalita sa harap ng camera. Camera. Sorry. Ito unedited na to 'yon.
At andun na yung ano, kasi nasa meat inspection tayo, no? May mga kasama tayo ditong nagpapa-meat inspection. Bababa lang ako, guys, at isasarado ko. Hindi ko nakukuhanan. Sinabihan nga rin ako diyan sa ano na baka nakita rin namin na merong kang doon sa meat inspection, government property 'yan, sabi niya sa akin. Sabi ko, inamin ko sa nila. Nakikita nila na may camera ako sa ulo, hindi naman nila ako sinisita. Nakikita nila, sabi ko. Okay, sabi nila. Pero wag lang dito, sabi sa akin. Yes sir, sabi ko. Yun lang ang ano, kaya hindi ako mag-ano doon, hindi na ako magka-conduct diyan ng video. Hindi ako naghihinala na mayroon nagchuchu sa akin. Kung mayroon man, it's normal na yan. Kasi, siyempre, siguro, nakikita nila, mali yung ginagawa ko, which is okay lang makorek. Walang masama sa makoreksyonan tayo. Hindi ako sasama ang load sa kanila. Which is maganda nga yun eh, kahit pa paano guys eh. Kasi, may mga, yung sabi nga ni Marco, eh, alam mo yung mga haters mo na yan, yan ang mga magbibigay sa'yo ng benefits. Papanoorin ng buong video mo, tapos para mayroon silang masilip. Yan. At pagkatapos nun, yan, sasabihan ka ng mga bagay-bagay, o at least benefits sa'yo yun para panoorin ka. Maganda man ang ginawa mo para sa kanila, ang point of view nila pangit pa rin. Ang pangit ang ginawa mo, ang point of view nila mas pangit pa rin. Ganun, walang maganda sa kanila, pero para sa mga nagbablog na ganyan, benefits yon, kasi syempre pinapanood nila yung video eh. Ganyan yon guys. Ayan, ano pa ba? Yun, uulitin ko, kung sakaling magkaroon man tayo ng haters, hindi ibang bansa, which is, hindi taga ibang bansa, ang magiging haters natin is mga Canadian driver at saka US driver na kapwa Pilipino din. Meron din siguro hindi kapwa Pilipino, mga puti rin siguro, sabihin na natin ganun, puti rin siguro, pero karamihan mga kapwa Pilipino na may class 1. Yun. So itong load ko na to, pupunta tayo ng Waterloo, Wisconsin. I-deliver ko to, galing Highlight ni Pawa to. 5 days akong parang bakasyon na rin mula noong 27, nag-off ako. Sabi ko bala kung bumalik noong 29-30, holiday na yon ng ano, kaya inabot ako ng kahapon ados. Okay lang ako kasi nag-ano kasi sa previous video natin guys, no, nakita nyo na yung anak ko yung pangalawa nag-graduate ng high school. So thank you Lord, natapos na naman yung isang yugto ng kanyang buhay. Congratulations sa anak ko. Pangalawa, nag-swimming kami, family time, siyempre alam niyo naman sila, kaya family lang tayo. And then sumunod na araw nagpunta kami sa mga kaibigan namin, yung bats namin sa Pizza Hut, mga kabats namin na sa Pizza Hut. Nung landed, nag-land kami kasi dito is work permit kami sa isang employer, nakita-kita kami. Magti 10 years kami dito kasi Canada din nga, kaya nagkita-kita kami, wala naman akong biyahe kasi itinuloy-tuloy na nila na pinadeo pa ko hanggang sa umabot ng 5 araw. So ang saya-saya rin, mga bata, nagkita-kita yung mga yun, nakita ulit yung mga kumpare. Kasi nung paglapag namin dito sa Canada, wala pa kaming mga anak, yung mga iba, mga dalaga at binata pa nung araw. May mga nung nakakita ng may mga anak, kaya yung mga anak namin nakita-kita rin yun. Sarap nga kasi 10 years na namin dito, lumapag kami ng Canada, work permit sa isang employer, Pizza Hut, galing kami ng Taiwan, doon kami nag-apply sa Taiwan before pagpunta ng Canada sa isang employer. 10 years na kami dito sa Canada. Ayan guys, no, yan. Wala na siguro, kung may dadagdag pa, abangan nyo na yung mga susunod na video vlog ko, kung bihira man ako nakakapag-upload. Sana bawat upload ko, kahit medyo matagal, pagpasensahan nyo na, at sana continuous pa rin ng pagsubaybay nyo sa video vlog nila kayo. Thank you guys, at sa mga kapwa ko vlogger, continuous nyo lang yung pagbablog nyo. Huwag kayong pa-apekto sa mga tao, yung mga haters.
Kasi lahat ng tao may haters. Kahit nagbablog ka man o hindi, magkakaroon ka pa rin ng misunderstanding. Nagpost ka nga sa Facebook mo, yung dati mong mutual friend na nagla-like sa Facebook mo, hindi mo na napapansin nagla-like ngayon eh. Kasi siguro na inis na, baka akala niya lahat ng mga pinupost mo sa Facebook mo kahit wala namang ano sa kanya, nasisilihan siya, baka patama. Yun. But anyway guys, ganun lang talaga yun. So, mag-ingat tayo lagi, stay safe, keep healthy para maiwas tayo sa mga prone na sakit na katulad ng cardiovascular disease, kasi mga truck driver prone talaga sa mga ganyan. Yan, minsan pag may time, maglakad-lakad tayo, ganyan. Para healthy ba? So, once again, it's Lakay here, promoting healthy long-haul truck driver life. Yon. So maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at ingat kayo lagi, no? Peace up guys. Until next time, ah. Bye-bye for now. Lakay Pinoy Trucker.